So, magandang umaga sa inyo at nandito na tayo ngayon sa nagbablog tayo ng snowy dito sa Vancouver. Kitang-kita niyo yan, no? Punong-puno na ng snow, as in white, white lahat. Ah, pakita ko sa inyo. Grabe, no? Nakikita niyo ako noon, nagbablog ako dito. Green na green. Pero ngayon, puting-puti naman. Ganun talaga. Pero nakakatuwa naman kahit papano, kasi yung mga sidewalk clear naman, kung nakikita nyo, clear lahat yan, wala nang snow. Pero ito, yung iba kasi hindi nila sinashovel. Pero yung iba naman sinashovel nila. So, sa ganito lang, kasi Vancouver is katulad yan ngayon, diba? Nag-snow kahapon, nag-snow nung isang araw. Naipon to lahat, pero mabilis lang din matunaw. Dire-diretso lang din yan, matutunaw na lang din lahat yan. Tapos, ayun. Pero kasi katulad nga sa iba, di ba? Kung alam naman ng mga Pilipino yan, sa ibang lugar ng Canada, mas grabe. Dito sa Vancouver, mag-snow lang saglit. Ayan, tutunaw naman na. Mabilis lang. Hindi siya yung totally grabe-grabe talaga. As of now, ngayon, temperature is minus 2. Minus 2 na nga lang yata ngayon eh. Kanina umaga, tinignan ko, minus 2 na lang. So, hindi na siya yung grabe talaga. Okay? So, yan yung inaano ko, bakit maganda din yung Vancouver. When it comes to the weather, lalo-lalo na pag winter, ito na yung malala namin. Sa Vancouver, ito na yung tinatawag naming snowmageddon. Pero kung nakikita nyo sa ibang mga videos, alam ko nakikita nyo to sa ibang mga videos, grabe ang snow sa ibang parte ng Canada. As in literal na grabe talaga. Pero here in Vancouver, may expect mo, ito na yon, ito na yung malala namin. And wala na. Ewan ko kung may lalala pa dito. Parang sa mga nga na-experience ko naman, parang wala na. Ganito na yung pinakamalala namin. Ito na yon. So, kaya din naman mahal ang ano ng Vancouver. Kung bakit mahal din ang Vancouver? Dahil sa winter nito, dahil ito na yun eh. Diba? Kaya kung mahina ka sa lamig, or ano, ito yung pinakamagandang lugar din para sa'yo, itong Vancouver. Kung, kasi madami mga nga Pilipino din naman na taga Manitoba, Saskatchewan, mga lumipat sila dito sa Vancouver dahil nga sa weather. So, again, I did say before na ayaw ko or aalis na kami ng Vancouver. I did say that before. And that is just me. Pero, di ba? Pero madami din naman mga taong maganda, nagagandahan talaga sa Vancouver. And dahil, especially, dahil sa winter, di ba? Pero, then again, it always comes with a price. Yung ganitong klaseng winter is, of course, may presyong kapalit. Yun lang naman yun eh. Sa ibang parte nga ng Canada, mura nga, pero yung winter naman grabe. Dito naman sa Vancouver, winter namin, konti lang, hindi malakas or ano, pero sobrang mahal naman. Pero again, ayan, tatagin mo, kahit after lang ng ano, diba kahapon, nag-snow kahapon naman, sobrang lakas ng snow, pero tignan nyo, tutunaw na kaagad. Diba? Yon ang ano, ito ang maganda dito sa Vancouver. So definitely, kung hindi ka mahilig sa lamig or ayaw mo yung lamig, gusto mo yung saglitan lang na winter, ito yung para sa'yo. Itong lugar na to yung para sa'yo talaga. Alam mo, mapakita ko sa inyo ha, ito, intersection. Itong intersection dito, wala, napatunaw na oh. Tapos yung mga tao nga, hindi na talaga makakapal yung suot eh. Mainit-init na. Pakita ko sa inyo. Diba? So, yan yung ikinaganda dito sa Vancouver. Alam mo, for me, still, Vancouver is still one of the best, if not the best, dito sa Canada talaga. Maganda talaga dito. Pero then again, be ready with the high cost of living. Oop! Munti ka na!
Especially sa housing. Yun lang naman nagkakatalo dito eh. Housing lang naman. Pero kung makakita ka, makahanap ka ng mura or ano, ganda dito. Lahat ng services nandito, lahat ng anong tawag dito, lahat ng kailangan mo nandito talaga. Hindi ka maboboard sa lugar na to. So, tsaka, wala talaga lahat ang hinahanap, kailangan mong hanapin nandito talaga. Tapos yung winter, tawag dito, ayaw mo ng lamig. Yung gusto mo yung ganito lang. Teka mo, pinagpapawisan na nga ako, binuksan ko na nga ito. Tama mo, saglit lang, di ba? Kung ano nga nyo nga sa ibang lugar, di ba? Minus 50, minus 40, minus 20, minus 30. To, minus 2, di ba? So, yun ang ikinaganda dito sa Vancouver na to. At alam ko, madaming mga Pilipinong papunta na rin dito sa Vancouver. So, especially this December, ang daming nag-message yata sa akin. Tama ba? Ay, December or January next year yata eh. Madami na rin silang papunta dito sa Vancouver. So, kita-kits tayo. Okay, kabayan? Ingat.